Katakot nga mga idol ang naging update dito kay Andre Davis ng reporter na si Chris Haynes matapos nga siyang masanggi netong siko ni Kevon Looney sa gitna ng laban. Well mga idol, actually hindi ito ang unang Lakers player na na-injured. Dahil si LeBron James mga idol, after din ng ganyang layup attempt na ito ay nag-limp nga rin sa kanyang paa. Hindi natin alam mga idol kung anong exact injuring ito mga idol, pero ang good news naman yan ay naituloy ni LeBron James ang paglalaro sa buong laban kahit nga medyo parang nasaktan nga siya dito at medyo na-injury. Pero ang problema nga niya na hindi natapos dyan mga idol. Dahil itong si Anthony Davis naman ang sumunod na tinamaan nga ng injury at this time malala nga ito at hindi na nakabalik. Ito nga si Anthony Davis sa laban. Ito nga mga idol ang exact moment na kung saan nakuha ni Andre Davis ang injury. Nang babax out kasi itong si Kevon Looney mga idol ay hindi diretso sa katawan ni Andre Davis kung hindi diretso nga sa gilid ng muka. At first akala nga ay tinamaan lang ang mata ni AD at talagang pag natinamaan kasi ang mata mga idol ay masakit yan for sure. Pero sa further evaluation nga ay itong si Anthony Davis mga idol ay mukhang ang internal ang injury na kanyang nakuha at hindi na nga siya nakabalik pa sa laban. Ang unang suspecha nga mga idol ng mga announcer ay baka nga daw head injury ang nakuha ni AD na parang ganun nga. At sinabi nga na ito ni Chris Haynes sa kanyang update in the middle of the game na hindi na nga daw babalik itong si AD. At ito nga daw si AD nung palabas na siya ay in-escort away nga daw in a wheelchair nang dahil hindi nga daw diretso maglakad si Andre Davis. Nahihilo-hilo nga siya mga idol. At matapos nga ng update na yan ay pinangbahan ng mga game announcer na baka nga daw nagkaroon ng concussion itong si Andre Davis. And concussion mga idol ay isang serious injury dahil sa ulo yan mga idol at ang NBA talagang hindi talaga papalaruin ng player kapag nasa ilalim nga siya ng concussion protocol. Yan mga idol ang pinangabahan din ng maraming Lakers fans dahil kung wala si Andre Davis sa kanilang next 2 games ay for sure nga daw talo sila dyan at makakakambak ang team ng Golden State Warriors. Yan mga idol ang nagpakaba sa maraming Lakers fans na baka nagkaroon si Andre Davis ng concussion. Tapos balita pa nga rin sa atin na there are members nga daw ng medical staff ng team ng Warriors na inaabangan siguro itong si Andre Davis sa labas ng locker room ng Lakers para nga mga idol i-evaluate. Tingnan kung ano na ang lagay ni Andre Davis. Dahil mga idol meron mga naka-standby na neurologist daw para tingnan kung meron bang concussion itong si Andre Davis. Kaya nga mga idol, nag-build up ang kaba ng maraming Lakers fans dahil this could be the end of their season nga daw kung si AD magkaroon ng concussion injury dahil hindi na talaga siya makakalaro sa next 2 games. Pero mga idol, natapos nga ito sa good news dahil itong si Darvin Ham nang matanong nga siya sa post-game interview ay sinabi niya he seems to be doing really good already. Mukhang ang nakaka-recover na itong si Andre Davis ng paunti-unti matapos nga ng collision na ito ni Kevon Looney at pati na rin siya. And mga idol, mas lalo pang ang nawala ang kaba ng mga Lakers fans nang mag-update itong ang si Chris Haynes kung saan ang early diagnosis niya daw para kay Andre Davis ay na-avoid niya daw ang concussion injury and is doing much better now. Yan nga mga idol ang nagpaluwang sa hininga ng maraming Lakers fans na iwasan ni Andre Davis ang concussion. And we'll see pa mga idol siguro bukas or mamaya kung may update ang team ng Lakers kung ano talaga ang lagay ni AD. Pero for now, good news mga idol dahil parang hindi malala ang natamo niyang injury.